Isang malupit na araw, mga kapitan. Ngayon ay pag-usapan natin ang lindol na nangyari sa Shaanxi. Nangyari ito noong Enero 23, 1556 sa lalawigan ng Shaanxi sa China. Ang death toll ay hindi bababa sa 830,000 na katao. Ang lalawigan ng Shaanxi na nasa hilagang kanluran ng China ang nagtatala ng pinakamapanganib na lindol na naitala sa buong mundo. Nangyari ito sa taglamig ng 1556 sa panahon ng pagkahari ni Emperor Jiajing ng Ming Dynasty. Ito ay madalas na tinutukoy din bilang Jiajing Earthquake. Tinatayang ang sukat sa Richter Scale ng lindol ay umabot sa 8.0 na nagwasak ng isang lugar sa lawak na 830 kilometro o 520 square miles. Sa ilang mga lalawigan, halos 2/3 ng populasyon ang namatay. Ang sentro ng lindol o ang epicenter ay nasa lambak ng Wei River, malapit sa Mount Hua, at ang mga aftershock ay naramdaman sa loob ng 6 na buwan. Ang pangunahing dahilan kung bakit ang natural na kalamidad na ito ay naging sanhi ng nasabing mapaminsalang kamatayan ng mga tao ay dahil mahigit sa 750,000 na katao ang namatay. Ito ay ayon sa mataas na proporsyon ng mga naninirahan sa rehiyon sa mga artipisyal na kuweba na tinatawag na yaodongs. Daan-daang libo ang namatay nang bumagsak ang kanilang primitive na tirahan sa panahon ng lindol. Ang isang iskolar noong araw na iyon, si Kin Keda, ay isa sa mga maswerteng nakaligtas at nag-iwan sa atin ng isang detalyadong ulat ng lindol na malinaw na naglalarawan kung paanong literal na nagbago ang direksyon ng mga ilog at ang mga bagong isla at katubigan ay biglang nabuo. Iniwan din niya sa mga susunod na henerasyon ang kanyang estratehiya kung paano siya nakaligtas sa kalamidad na dulot ng kalikasan. Inilahad din ni Kin Keda ang mga nangyari sa mga tao, kung paano nila inabandona ang mga gusali at bahay na kanilang tinitirahan. Ayon sa kanya, nabagsakan ang mga tao ng mga gusali, ang iba ay nahulog sa malaking bitak sa lupa. Dagdag pa niya, ang mga ibang tao ay nagpunta sa isang lugar upang magtago, pero may alinlangan din siya kung nakaligtas pa sila o hindi. Matapos ang trahedya, ay nahukay ang mga labi ng mga tao mula sa paanan ng burol at bangin sa mga lugar. Dapat mong alamin na ang Shaanxi ay bahagi ng sibilisasyong Chino. Nasa gitna ito ng estado ng Qin, ang emperor na unang nagpaisa sa bansa noong 3 siglo BC at nagbigay ng kanyang pangalan sa modernong bansa. Maraming salamat sa panonood ng aking video at huwag kalimutang mag-subscribe! Thank you so much, mga kapitan! Kung nagustuhan nyo ang video nito, subscribe na sa Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for more updates.